Kumusta? Ito ulit si Teacher A na nagbibigay sa inyo ng mga panuntunan o gabay sa pagsagot ng inyong self-learning module sa Filipino 8. Ngayon, para sa ikatlong markahan sa Module 3, tatalakay natin ang mga konsepto ng pananaw sa programang pangradyo. Sa nakalipas na module, tinalakay natin kung ano nga ba yung mga kontemporaryong programang pangradyo. Ngayon, sa bahaging ito ng Module 3, titignan natin kung ano nga ba ang pananaw sa mga programang pangradyo. Atin itong alamin. Habang tumitingin kayo sa ating video ngayon, nanonood, nakikinig, pakihawakan lamang ang inyong self-learning module upang ma-check natin kung ano yung mga dapat nating gawin. Kagaya nung dati, narito yung mga competencies, mga learning competencies na makukuha natin sa pagtatapos ng mga gawain sa module na ito. Para sa unang bahagi, nandito ang subukin. Kagaya ng mga nagdaang mga modules, meron tayong 10 mga katanungan dito na dapat ninyong masagutan. Ngayon, nandito, radio broadcasting, katotohanan, opinion, hinuha, personal na interpretasyon. Ito na yung mga natutunan natin o nabigyan na ng pahapiyaw ng mga kaalaman sa nakalipas na module. Para sa bahaging tuklasi, nandito ang tapat na pag-ibig ni Irene M. Ordonez. Para sa isang drama, uri ng telenovela, ngunit walang mga larawan. Tanging boses lamang ang inyong mapapakinggan na dahil nasa kanyo siya ng radio. Ayan. May mga karakter tayo dito, may mga SFX tayo, ibig sabihin ng SFX, sound effects, para po mas maging makabuluan ng inyong pakikinig, may damdamin, may epekto siya sa ating mga emosyon at sa ating kaisipan. Nandito yung mga karakter na magsasadula sa pamamagitan ng boses lamang. At lalagyan din ito ng damdamin, syempre. Ngayon, pagkatapos ninyong mabasa yon, ma-imagine, meron tayong mga questions dito na 1 to 5 na kailangan nyo masagutan. Para sa suriin, radio broadcasting ay isang uri ng pagsasahing papawid ng impormasyon o balita, local man o international sa pamamagitan ng radio waves. May mga uri tayo dito ng radio broadcasting. Ang una yung dulang panradyo. Isa itong klase ng pagtatanghal na ginagamit lamang ang boses at iba't ibang tunog katulad ng yabag ng mga tauhan, kalansing o tunog ng mga kagamitang kanilang hinahawakan at iba pa. Ginigising nito ang ating panlasa, pangamoy at pandama sapagkat nahuhubog nito ang malikhaing kamalayan sa ating naririnig. Meron din tayong tinatawag na dokumentaryong pangradyo. Isang programang naglalahat ng katotohanan at impormasyon, maaring issue tungkol sa lipunan, political o historical. Maaring gawin din ang paglalahad sa pamamagitan ng dulang pangradyo. Script, mahalagang script sa pagsasahing papawid ng mga naririnig natin sa radyo. Ito ang dahilan kung bakit organisado ang pagpapahayag ng balita. Ayan, meron din tayong tinatawag na SFX o tumutukoy sa sound effects na inilalapat sa radyo. Ito yung halimbawa mga kidlat, mga tunog ng mga hayop. Biz, ang BIZ o BIZ ay ang pambungad na tunog sa pagpapakilanlan ng programa. SOM ay maikling musika na nagugunay sa putol-putol na bahagi ng script sa radyo. Ang chord ay ang nangangulagang musika na maririnig mula sa malayo o background. Ayan, meron din tayong mga ekspresyon sa pagpapahayag ng konsepto ng pananaw. Kalimitan ito yung sang-ayon sa isang banda. Ayan. Ang mga sumusunod naman ay mga gawain. Ito sa mga pagyamanin. Katulad ng mga nagdaang modules, ng unang quarter, tikalang quarter, marami tayong mga gawain na kapaloob dito. Ayan.
ayan pa yung ating mga kailangang isagawa. Ngayon, ngayon pa man, meron din ulit itong mga tinatawag na susi sa pagwawas to, pero hinihikayat namin yung mga mag-aaral na huwag munang tumingin sa susi sa pagwawas to, bagkus ay pag-aralan muna ng mabuti ang mga content o nilalaman ng module. Yun lamang po para sa Filipino 8, ikatlong markahan, module 3, konsepto ng pananaw sa programang panradyo. Manatiling ligtas at magdasal tayo na magkabalik na tayo sa normal. Maraming salamat po.